Dear Kuya E, minsan sa ating buhay may isang taong parang kidlat. Sa sobrang bilis, nananakaw na pala ang puso mo. Sa sobrang bilis, nawawala at naiiwan na ika'y sugatan. Pero sabi nga, nag-iisa lang ang ultimate love. Masarap balik-balikan pero maraming mapupulot na aral. At bilang pagpapatuloy para sa ating sixth letter, ilang araw akong hindi makatulog mula nung nawala si Tyrone. Naging malungkot ang mga sumunod na araw. Mabilis lumipas sa mga buwan hanggang patapos na naman ang taon. Sobra pa rin ang lungkot ko. 2 taon akong walang gana sa lahat ng bagay. Nag-birthday ako. Si Winner ang umaaliw. Nagsimbang gabi mag-isa. Tanda ko pa nung nakaraang Pasko ay halos nabuo namin ang simbang gabi. Tanging wish ko makasama si Tyrone ng mahabang panahon. Magkasama kami maghapon, magdamag nung nakaraang Pasko. Sobrang memorable nun dahil sa unang pagkakataon ay may naganap na pasukan ng Pops. Protektado ng kondom. Ayaw ni Tyrone na wala. Sobrang pag-aalaga niya sa akin. Sobrang lungkot ng Pasko ko mula nung nawala si Tyrone. Mula nang pumanaw si Tyrone, laging nasa tabi ko si Winner. Sinasamahan niya ako at laging kinakamusta. Hanggang magbabang luksa si Tyrone at halos 1 taon pa ang lumipas, nabubuhay lang ako dahil humihinga. Para bang wala nang purpose ang buhay ko. Summer noon, nabagot ako sa bahay. Isang text out of nowhere ang natanggap ko. Mag-member daw ako sa clan, sabi sa isang text. Usong-uso noon panahon na yon ang clan sa text. May form na sasagutan through text. Nagpasa ako total, wala naman akong ginagawa. Ang rules ay bawal lang taken na. At dapat may maraming text na send to many, mas panalo. May ranking pa nga ng pinakamaraming text daily. Hanggang sa isang saglit ay may nag-PM sa akin. Itago natin siya sa pangalang Nolmar. Siya ang nag-approve sa mga nais mag-member at nag-welcome din siya. Nagpakilala na co-founder siya. Mabait siya. Chubby, nasa 5'4 ang taas at bagong graduate sa college. Mas bata ng higit 10 taon sa akin. Wala pa siyang work noon. Halos 1 oras kaming magka-chat. Nag-add siya sa akin sa FB. Agad kong kinonfirm. Kaya nagsunod-sunod na rin ang pag-welcome sa akin ng mga member ng clan nung na-add na ako sa group text. Medyo makulit siya na mag-meet kami kahit daw 10 minutes lang. Ayaw ko pa nga noon una pero mahusay siyang mangumbinsi. Tandaan ko pa na binigyan ako ni Tyrone ng go signal na pwede na ako makipag-meet nung nagkahiwalay kami. Kaya nag-meet kami nung araw ding yon. 2 taon na naman ang lumipas nung mawala si Tyrone. Hindi naman na siguro siya magagalit. Sa isang park na maraming sweet na lovebirds, ang mga magjojowa ang naging meeting place namin. Hindi ko inaasahan nun, nakita ko si Nolmar. Nagwapo pala siya. Naka-red na t-shirt at maong with rubber shoes. Ang gwapong pagmasdan. Nung tumayo para makipagkamay ay halos hanggang tenga ko siya. Pinangga pa ang dibdib niya sa aking braso. Kaya yun, naamoy ko. Mabango siya sa tenga at buhok. May kuryenteng gumapang nun. Ang bilis naman, may spark agad. Naku, wag naman sana. Mabilis ang mga pangyayari. Inaya niya ako sa malamig. Kahit daw 1 oras lang. Pwede daw bang mahiram niya ang oras ko? Nakikiusap siya. Di pa ako handa kung sakaling... Naku, bahala na. Yun lang ang nasabi ko sa isip ko. Akala ko sa... Ano na? Assuming, yung pala sa isang fast food chain. Tama, malamig nga dun. Sa init ng summer, tama nga dun na kami mag-usap. Sumeldo raw kasi siya sa paluwagan. Ililibre daw ako. Naskam ako doon ah, sabi ko sa isip ko. Nangingiti ako sa kalikutan ng isip ko.
Spaghetti at burger ang inorder niya. Pareho pala kami ng gusto. Marami kami na pag-usapan, Kuya E. Sa dami halos, nakwento ko na pala yung sa amin ni Tyrone. Pero hindi na ako naiiyak sa pagkwento sa kanya. Baka natanggap ko na unti-unti, wala na talaga si Tyrone. Nilibre ko siya ng Sunday strawberry at peach mango pie. Hindi pa natapos yon, inaya niya ulit ako. Kahit daw 2 oras lang, samahan ko siya. May nakaschedule pala na Grand Eyeball tuwing Sabado sa clan ng 7:00 ng gabi. Nag-short lang ako at sando nung araw na yon. Wala naman kasi akong inaasahan na mangyayari after namin mag-meet. Hindi ako pumorma kasi wala naman akong planong umattend nun na gabi na yon. Hindi ko inaasahan lahat ng nangyari. Hanggang sa nakatricycle kami nun, pumunta sa lugar ng Grand Eyeball, pero bakit pa naihimas ni Nolmar sa braso ko habang nakaakbay? At halos mahalikan na namin ng isa't isa kapag naghaharap kami ng muka sa loob ng tricycle. Mabango palang hininga niya. Kahit mainit, hindi ako lumayo sa kanya. Sa loob ng tricycle, parang natuwa pa nga ako kasi masikip sa tricycle. Pagbaba namin, madilim sa labas ng bahay. Nagpasalamat siya sa akin at humalik ng mabilis sa lips. Naloko na. Hindi na ako agad nakagalaw. Pagpasok namin, buong members ng clan nandun nung gabi na yon. Pinakilala ko sa lahat si Nolmar. Warm naman silang lahat. Medyo ramdam ko interesado sila sa akin. Panay ngiti lang ako. Kahit walang kausap. Siguro epekto na ito ni Nolmar. Ang daming tagay ang umikot, may parusa pag nagpas. Huhuba rin lahat ng suot. Medyo may ilang game sa kanila, kahit tumagay ay naghubad pa rin. Nakakita tuloy ako ng mga paps. May mga lokong nilalaro yung paps ng iba. Yung iba, masyado ng censored. Habang tumatagay, laging nasa tabi ko si Nolmar. May 2 tagay ang siya ang sumapo sa akin. Matapos ang 2 oras, hinatid niya ako sa amin. Muli, may isang halik sa labi ang binigay niya. Sabay pisil sa pisngi ko. Kahit amoy alak siya, mabango pa rin siya sa pangamoy ko. Magdamag, hindi nawala sa isip ko ang lahat ng nangyari. Sana mag-meet ulit kami. Doon na siya natulog kasama ang mga officers ng clan sa bahay at pinagdausan ng Grand Eyeball. May plano silang mag-swimming. Kinaumagahan, nag-text si Nolmar, nagbilang pa ako ng 50 bago nag-reply. May group chat din siyang, "I think I'm in love." Kinilig naman ako doon. Assuming, nag-PM siya. Pumalik daw ako sa bahay na pinuntahan namin nung gabi. Medyo masakit daw ang ulo niya dahil sa hangover, kaya hindi niya ako masundo. Ewan ba, sumunod ako sa kanya. Pumunta naman ako, pakita niya sa akin. Sabay sabi, "Namiss mo ako ah." Tama naman siya, pero namula ako nung simula noon. Tumawa na lang ako. Sabay abot-abot ko ng pandesal. May agam-agam man dahil sa mga text na natanggap ko. Marami rin nag-PM sa akin pag uwi ko mula sa Grand Eyeball. Kami na raw ba ni Nolmar? Baka daw saktan lang ako. Guwapo daw maagaw ng marami. May nagsabi pa wag daw akong lilingon at baka maagaw ng iba. Nag-group chat ako sabay. Labas ng statement na hindi pa ako pwede makipagrelasyon dahil hindi pa ako nakapag-move on sa ex-boyfriend ko na namatay na. Umulan naman ang text na aalagaan daw ako. Condolence daw sa akin. Mag-move on na daw ako. Mag-boyfriend na raw ako. Basta huwag si Nolmar. Toink. Madami palang may gusto kay Nolmar. Kung sakali, sasakit pa ang ulo ko. Mula nung araw na yun, Kuya E, madalas na akong i-text ni Nolmar. Nagsabi siyang tutulungan daw ako mag-move on. Siya na ang bahala sa akin. Panay text din sa niya sa akin sa umaga, pagkagising, "Hello, ingat maghapon, musta tulog mo?" Sa tanghali, nagtatanong siya kung main ka na ba? Pagdating ng hapon, paggabi, nag-dinner ka na ba? May good night sweet dreams pa bago matulog. Naku, papol itong si Nolmar.
Bakit kaya siya sweet? Pero bawal pa rin ako mag-assume. Patuloy pa rin ang text sa akin ng ibang member. Tinuring nila akong kuya. May umiiyak pa kasi hindi daw siya pinapansin ni Nolmar. Sobrang nasasaktan na daw siya. Tulungan ko daw siyang mapalapit. Mahal na daw niya si Nolmar. Yung iba naman nagsusumbong kasi isnab daw sila. Kahit text nila, hindi daw nagre-reply si Nolmar. Kaya inopen ko kay Nolmar yung mga text nila. Pinalabas kong may chismis akong nasagap. Biglang nilabas ang third rule ng clan. Bawal na mag-PM sa lahat ng members. Pero patuloy pa rin sila sa pag-text. Ginagawa ko, nagpapayo ko. Kinakalma ko sila. Medyo nakatulong kahit paano. Napansin kong close siya sa isang member. Selos yata ako kay Joey. Siya ay moreno, medyo payat, matangkad at sumasali sa bikini open.